Good morning, brethren. Or good afternoon, kung ano man yung ito ipalabas. So, in behalf of the State Presidency, gusto kong magpasalamat sa opportunity na ito na makapag-talk ako sa inyo about priesthood. So, nagpapasalamat ako sa mga tatay dito sa ating state at sa mga priesthood holders sa inyong pagmaglipay ng inyong calling. So I would like to start sa talk ni sa message ni President L. Tom Perry. So basahin ko siya. Sabi niya, "Please remember, brethren, your sacred calling as a father in Israel, your most important calling in time and eternity." So sinabi ni Elder Elton Perry na hindi lang basta-basta na calling yung pagiging father. Sinabi niya it is a sacred calling. At sinabi pa niya sa dulo, your most important calling in time and eternity. So, sa mga YSA dyan, so, please, huwag nating i-delay na i-fulfill yung goal para sa atin ng ating Diyos to become Father. Dahil yan yung calling natin in time and eternity. So, huwag niyong i-delay. Gusto kong i-reiterate yung sinabi ni Elder Dieter Ockdorp. Sabi niya, sinabi ni Elder Ockdorp na ito, para ito sa mga lalaki na single. Karamihan kasi naghahanap ng perfect na woman muna before they enter into serious relationship and enter into marriage. So sabi niya doon, sa mga naghahanap ng perfect woman, ito ang sabi niya, sa tingin niyo ba kung makakita kayo ng perfect woman, sa tingin niyo interesado ba siya sa inyo? O gusto ka ba niya? So from that message ni Elder Ockdorp, so we need to find potential. So what nating o nating itanim sa ating isipan at ating puso na maghanap tayo ng perfect before we enter into marriage and to exercise our calling as a father. So I know, balik ako doon. I know, brethren, being a father is not easy and simple. So ako bilang ama din, so naranasan ko din na mahirap siya pero masaya. So yun lang yung kwandoon. Mahirap siya pero masaya with the help of our God. So may blessings siya na ibibigay sa iyo because you fulfill kung ano yung plan niya para sa iyo. So bilang father in Israel. So bilang ama, siyempre alam naman siguro natin kung ano yung mga bagay-bagay na dapat natin gawin. So mga basic dyan, we need to set good example, no? Sa pag-lead in family prayer, family scripture study, mga ganyan, sa pag-family home evening, at sa pag-build ng mga good family traditions and etc. So yan yung mga basic na mga, and I know for sure alam niyo na yan bilang priesthood holder at bilang ama at sa magiging ama, no? Kung ano yung mga magandang gawin para makabuild ng isang magandang pamilya. Gusto kong i-share yung kwan yung isang maganda sa pagiging
fatherhood. So, ang na-experience ko dyan, na yung maganda dyan, bilang, sa bilang pagiging ama, may exercise natin yung ating priesthood power. So, yun yung kinaganda dyan. Mas, kung na-exercise mo noon sa pagiging ama mo, ngayon, mas ma-exercise mo na yung priesthood power na tinatawag. So, may sinabi si Elder, si President, this time, bago siyang tawag na President. At after na matawag siya, may message siya na binigay. So, gusto kong basahin sa inyo yung message niya. Sabi niya, "Never is the power of the priesthood which you hold more wonderful than when there is a crisis in your home, a serious illness, or some great decision that has to be made. Vested in the power of the priesthood, which is the power of Almighty God, is the power to perform miracles if the Lord wills it so. But, ito yung caution niya, but in order for us to use that priesthood, magamit natin yung priesthood, ma-exercise natin yung priesthood power natin, sabi niya, we must be worthy to exercise it. So, we must be worthy na i-exercise natin yung priesthood natin. A failure to understand this principle is a failure to receive the blessings of holding that great priesthood. So, if we fail to understand na kinahanga natin nga maging worthy for us na ma-exercise natin ang priesthood power natin, once na mag-fail tayo doon na i-understand natin yon, ma-fail din tayo to receive blessings of that priesthood. Mahihirapan tayo na ma-bless yung family natin. Sinabi nga doon sa unang sabi niya, kung in times na may crisis, di ba? May mga crisis sa inyong pamilya. Ang example niyan, may mga masakit, mga seryosong sakit, kung may kinahangan yung mga may desisyon nga obrahon, nga mag-give ka yung priesthood blessing. So, once na mag-fail tayo to remain worthy sa priesthood na hinahawakan natin, yung blessings ma-withhold. So, sayang. So, sayang siya. So, as a priesthood holder, we need to take good care of our priesthood. Remember, it is a power. It's a gift from God. Binistaw niya sa atin. So we must take good care of it, brethren. Isipin niyo na lang kung no, ito yung iniisip ko eh. No, mas isipin niyo kung lahat ng bahay, no, lahat ng mga bahay ay merong priesthood holder. Ito na priesthood holder na nile-learn niya yung priesthood duties niya, tapos minamagnify niya ito. Minamagnify niya yung priesthood niya. So maganda, maganda isipin na alam mo yung mga duties mo bilang priesthood, tapos minamagnify mo ito. So how do we magnify our priesthood? Si Elder Harold Billy, may in-explain ulit siya on how, on what it means to magnify our priesthood. So gusto kong basahin sa inyo ulit. Sabi niya, and I quote, "When one becomes a holder of the priesthood, he becomes an agent of the Lord. He should think of his calling as though he were on the Lord's errand. That is what it means to magnify the priesthood." So, yan ang ibig sabihin
ng magnifying our priesthood. The time na binistaw sa atin yung priesthood na, yung priesthood, that was the time na dapat isipin natin na nasa trabaho tayo ng Diyos. No? Nasa trabaho tayo ng Diyos. We are in the Lord's errand. So, yan yung isipin natin. The time na binigyan tayo ng priesthood. So, hope, brethren, na we all learn our duties. Not just bilang ama, but bilang foundation sa simbahan. Kita do nagalid sa simbahan. So we must exercise our priesthood. Learn our duties. We all know naman kung paano natin yan ma-learn. I know for sure you know it, where to find it. And before I close, I would like to share this scripture verse from Doctrine and Covenants section 121. Ito yung caution bilang isang priesthood holder. Gusto ko masahin sa inyo. So, verse 37 of Doctrine and Covenants section 121. That they may be conferred upon us. It is true. But when we undertake to cover our sins or to gratify our pride or vain ambition or to exercise control or dominion or compulsion upon the souls of the children of men in any degree of unrighteousness, behold, the heavens withdrew themselves, the Spirit of the Lord is grave, and when it is withdrawn, amen to the priesthood or the authority of that man. So, may tatlo di karong sinabi na, yan yung na-learn ko dati, na tatlo na causes na for us na malus natin yung benefits or your blessings of the priesthood. Una, to cover our sins. Pangalawa, i-gratify natin yung pride natin. Anong mga times na mag-gratify natin yung pride natin? Yun yung time na bilang, example, bilang ama, no? Na ini-insist mo na ikaw palagi yung tama, ikaw palagi yung masusunod. Gratifying your pride. Dahil ama ka, ikaw, gusto mo ikaw palagi masunod. Ikaw palagi yung tama. Yan yung minsan lumalabas na yung gratifying our pride. And last one, unrighteous dominion. Yung unrighteous dominion at home. So once yung tatlo yan ma-exist sa atin, brethren, amen to our priesthood or authority. I testify, brethren, na we are blessed for having a priesthood. And by that priesthood, hope, brethren, that we will bless our homes and our units, our words and our state. Tabatotoo ako, brethren, na mahal tayo ng ating Diyos. Mahal namin kayo. Let's all perform our duties and magnify our priesthood. In the name of Jesus Christ, amen.